ngayong umaga, nagluluto ako ng lugaw, almusal ni Bonso. Bago siya pumasok, pakakainin ko muna. Ngayon guys, nasa sala si Bonso at saka si Baby nanonood ng TV. Si Baby din gising na guys, kasi kanina paggabango ni asawa ko, gumising na din si Baby. Tuwing umaga kasi, kapag nakikita ni Baby na gising na si asawa ko, bumabangon din siya guys, sumasabay din siya kay apa niya. Kaya yun guys, maaga din gumigising si Baby, kasabay din siya ng kuya niya sa pag-aasikaso. Ito guys, nagsalang na ako ng lugaw, nilagyan ko lang siya ng hoba. Yun yung almusal niya ngayong umaga guys. Ayun guys, nakaligo na si Bonso. Saglit ko lang siyang pinaliguan guys kasi malamig, medyo malamig pa ngayong umaga. Tsaka lang Bonso ya. Ngayon naman guys, dito naman ako sa sala mag-iimis. Magbabacuum na din ako. Tapos yung mga laruan sa terrace guys, iimisin ko na din. Nung nakaraan, dapat ililipat ko na sa kabilang kwarto yung mga laruan guys. Kaso, doon ko nilalagay sa loob yung mga stroller, kaya hindi ko muna maililipat. Dito ko muna sa terrace ilalagay mga laruan. Kapag meron na akong paglalagyan ng mga stroller, saka ko na ililipat guys. Kasi sa ngayon, wala pa akong paglalagyan ng mga stroller. Kasi guys, dun ko sana ilalagay sa kwarto kasi madali nang ayusin tsaka sa pag-iimis sama-sama na sa loob yung mga laruan. Pero ngayon, dito ko muna sa terrace ilalagay. Nung isang araw, nalabhan ko na yung blanket na nilalagay ko dito sa terrace. Tapos yung baby room na inilalagay ko dito sa sala guys, nilagay ko na din sa terrace. Dun ko na din pinuwesto. Itinapat ko yung pinto dito sa ano sa sala guys. Pakita ko sa inyo. Ito siya guys, ayan. Ngayon mag-umpisa na akong maglinis guys. Itong sa pinsasahig guys, hindi ko na inalis kasi palagi ko naman yung inaalis tsaka malinis pa naman yung sa ilalim niya. Ito munang ibabaw yung binacuum ko. Mabigat din tong sa pin guys kaya hindi ko naman palaging inaalis. Itong lamesa guys, pupunasan ko naman ng basahan. Binasa ko na siya. Para maalis yung mga matitigas na kanin. Ayan o, dumikit na guys sa lamesa. Alisin ko tong mga laruan. Ito palang laruan ni Bonso guys, yung sulatan, yung nai-erase lang siya kapag nagsulat. Nung isang araw, binili ko to guys, para meron siyang praktisa ng pagsusulat. Ayan, ito yung ginawang activity ni Bonso sa daycare. Ayan, dala niya. Kapag may ginagawa silang activity, dala niya lagi kapag umuwi siya dito sa bahay guys.
Pagkatapos ko nang mag-imis dito sa sala, saka ko ibababa si baby. Nilagay ko muna siya sa stroller para hindi maglikot. Itong book, ito yung mga ginawa nilang activities sa school. Pinapadala ko ng teacher tuwing end of the month. Andito sa book na to, yung mga activities na ginawa nila sa loob ng daycare. Ayan, ito yung loob niya. Kagaya niyan guys, ito yung activities na ginawa nila sa daycare. Ayan. Dito naman ako sa kusina mag-vacuum guys. Binuksan ko na yung bintana guys para pumasok yung hangin. Tapos may mga sinampay pa ako sa labas. Bali mamayang hapon pwede ko nang tiklupin. Kahapon nagwashing na ako ng damit namin tsaka sa mga bata. Kaya ngayong hapon titiklupin ko na itong mga damit. Laruin niya itong isang laruan, guys. Napapasipol niya na yung laruan. Baby, andiyan sa... Baby, ayan guys, habang nagtitiklop ako ng mga damit, ipapakita ko sa inyo yung shop na pinuntahan namin nung nakaraan. Sa Saturday na yung birthday party ni baby guys. Nagtingin na kami ng susuotin naming damit guys para sa birthday ni Agatha. Bali yung tiningnan naming damit, Korean traditional guys, yun yung susuotin namin para sa birthday niya. Set na yung damit na tiningnan namin guys, meron na din damit dun si Bomsu. Si baby tsaka si baby, ako tsaka yung kay asawa ko. Hindi na kami natagalan sa pagbili ng mga design ng damit guys kasi inabot na sa amin yung mas pinipili ng customer na design ng damit kaya hindi na kami pumili pa ng ibang design. Tsaka maganda rin yung kulay guys, kulay pink, bagay din kay baby kasi babae. Kaya yung pink na yung kinuha naming damit guys. Nung nandun kami sa shop, inalam yung sukat namin guys, dun sa damit, tapos sa sapatos. Yung gaganapan ng birthday ni baby guys, dun din ginanap yung kinasal kami ni asawa ko. Doon din sa place na yon nagpa-reserve si asawa ko guys. Umorder na lang din ako ng headband na gagamitin ni baby. White yung pinili kong headband na susuotin niya para terno din sa damit. Kasi yung kulay ng damit ni baby medyo... white siya na pink yung palda niya. Ganon din sa akin guys, pati kay asawa ko at saka kay Bomsu. Kulay pink, isang set siya guys. Ayan guys, hanggang dito na lang yung video ko.
Thank you for watching, guys!